Arestado sa Vibas Operation sa Quezon City ang isang motorcycle taxi rider na nagsisilbi umano bilang middleman at supplier at mga bumibili ng droga. Depesa ng rider, hindi niya alam na droga pala ang pakay ng ilang hinatid niya. May unang balita si Nico Wahe. Inaresto namin kasalang paglabag sa RA 9165. Buking ang ilegal na gawain ni Christopher Rivera na nadakip ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa isang buy-bust operation maghahating gabi ng Huwebes sa Batasan, Quezon City. Motorcycle taxi rider ang pinopronta ni Rivera, pero ang mga pasahero niya, mga binibentahan niya ng ilegal na droga. 25 grams ng hinihinalang shabu ang nakuha kay Rivera na nagkakahalaga ng 175,000 pesos. Ayon sa QCPD, middleman ang trabaho ni Rivera. Isasakay niya mga binibentahan niya papunta sa supplier nito ng droga para magbayad. Magkikita muna silang daw, tapos yung pera dadalhin dun sa area kung saan kailangan magkita sa bandang Caloocan. Pagkakita nun, kukunin lang yung pera, tapos following day na i-deliver. Pero ang magdadala na, yung suspect na ang magdadala dun sa tao na kausap. Mga tulak sa Barangay Commonwealth at Batasan daw ang kadalasang parokyano ni Rivera. Ayon sa Drug Enforcement Unit ng Station 6 ng QCPD, isang dating kasamahan ni Rivera ang nagturo sa kanya. Yung confidential informant namin, dati rin yung tauhan. Kumbaga isa rin yun sa mga nagtutulak dito sa Batasan pero nagbago na. Ngayon, inaalok ulit siya nung ano na suspect natin na magtulak ulit. Kaya lang, tao na namin siya. Itinanggi naman ni Rivera ang paratang. Pagdating ko po, hinuli na lang po. Driver po ako ng ano yun, ng habal po. May service po sana yung ano, papahatid po yun kasi lagi sana eh, Caloocan, Quezon po. Hindi ko po alam na gano'n na po. Dati na rin daw nakulong si Rivera dahil din sa droga. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.